So, hello sir, Jumausung Sarong Gravels. So, sir, wala kasi, yung isa lang talaga yung source kung bakit tayo tumataba. So, once na nag-trigger yung insulin, so every time na kasi kumakain tayo, nati-trigger yung insulin. So, insulin kasi, ang switch on and off pagdating sa fats. Siya yung magsasabi kung kailan ka mag-build ng fats, kailan siya mag, hindi ka mag-build ng fats. Siya yung nagsasabi kung kailan ka mag-burn ng fats and mag-build up ng fats. Si insulin nati-trigger sa pamamagitan ng carbohydrates. So, ano yung mga carbohydrates natin? Kadalasan yung mga processed food, pagkanin. Pero ang pinakaiba kasi dito sa mga processed food at saka sa kanin, si kanin, kung madigest siya, nagiging glucose siya. Si glucose naman, nagagamit nyo bilang source of energy sa lahat ng cells ninyo, sa muscle cells, nagagamit nyo siya bilang source of energy. Kaya pag sobrang carbohydrates doon, yung muscle cells natin, pag napuno yun, napipilitan siyang i-convert sa doon sa ipasa niya sa fat cells. So mabilis kayong tatabak. So every time na kakain kayo, make sure na nagagamit nyo bilang source of energy. Yung kung gusto nyo lang sa white rice. Ngayon kung ang mga processed food nyo makinain yung like cake, soft drinks, mga ganon. So kahit mag-exercise kayo, 50% lang halos napupuntan or nagagamit nyo bilang source of energy. Kasi ang breakdown dun sir, pag na-breakdown yun, magkaiba kasi ang glucose. Yung kasi sucrose yun. Oh, so sucrose at glucose or fructose siya. So hindi kayang gamit, walang kakayahan ang muscle cells para gamitin yung bilang source of energy. So magagamit mo lang yung mga processed food kapag nagketosis ang katawan mo. So kapag nagketosis ang katawan mo, dun pala magagamit bilang source of energy. So bago pa naman magketosis katawan mo, gugutumin ka muna. So pag nagutom ka na hindi ka nakapagtis kumain ka, hindi mo magagamit yun. So ang pagtaba doon, kadalasan pag mga processed food, nandun sa visceral, hindi sa subcutaneous part or nasa likod ng skin. So kung ang tanong mo sir talaga kung paano bababawasan yung body fats, bawasan nyo po yung intake ng lahat ng carbohydrates mo. Mag-exercise, matulog na maaga, quality yun dapat yung nutrition, yung rest mo, yung recovery, and then sa pagbubuhat sir, more on lifting. Dapat every time na pupunta ka ng gym, mas nakikipag-competition ka sa sarili mo noon at saka ngayon. So every time na pupunta ka, dapat palakas ka ng palakas ng palakas ng palakas. Indicator yun na nag-gain ka ng muscle, So every time na lalakas ka, hindi ka lalakas ng walang nagigain ng muscle. So kapag mataas ang muscle, mababa ang body fat. So yung gagawin mo, papatatasin mo yung muscle mo, babagsak ang body fats. Huwag gaano magpo-focus sa mga loss weight, focus sa fat loss. Okay sir, so thanks sa comment sir.